bukas muli naming pagpapatuloy ang aming pag-aaral. Sa gabing ito ay gusto na naming matapos ang libro ni Jude. So, hiling namin ang iyo pong banal na spirito na siyang gumabay at bigyan kami ng kaliwanagan. Sa iyo lang ang papuri at pagsamba, ito ang aming isang magdalangin kay Kristo Jesus. So, verses 17 to 23 na tayo ng Book of Jude. Sabi rito, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. To him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, the glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. So, dito sa mga verses na to, ang unang bungad ni Jude ay ang salitang dear friends. Alam naman natin na yan ay ginamit din ni Apostle John sa kanyang mga tagapakinig o tagabasa. Ang ibig sabihin niya is, you my beloved, meaning to say, aking mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. So dito naman ay kanyang binabalik sa remembrance sa kanyang mga mambabasa ng kanyang sulat kung ano ang mga sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, but dear friends, okay. So dito ngayon may transition. Yung verses 8 to 16, eh, patungkol ito sa denunciation, yung pagbibigay ng kahatulan sa mga bulaang mangangaral. At dito naman ay binibigyan niya ng preparasyon yung mga mananampalataya sa kanilang maaring makaharap na mga pagsubok o mga struggles sa hinaharap. Kaya sabi ni Jude, alalahanin niyo yung mga nasabi na ng mga apostoles. Si Jude, hindi naman siya apostle, kaya ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi ang 12 apostoles. Okay, wala na rito si Judas, napalitan na siya ni Matthias. Okay. At dinagdag naman si Apostol Pablo o si Paul. So itong ministry na to, ng mga apostol ay ang pangangaral ng magandang balita ng kaligtasan. So, itong deposito ng pananampalataya na kanilang ipinalaganap noong mga unang iglesia pa lang, yung mga early churches. Kaya ngayon, Book of Acts, makita natin kung paano napalawig ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay dahil nga sa mga iglesia na na-persecute at sila ay na-scatter sa iba't ibang mga lugar at doon nag-umpisa ngayon yung pag-alab ng kanilang mga puso at damdamin para ngayon magpatuloy sila sa kanilang pag-ebanghelyo. At dahil dito, lumaganap sa buong Asia ang ebanghelyo ngang ito. So, itong kasama sa kanilang mga pagbabahagi ay yung mga propesiya
propesiya ito ng mga propeta nung araw, at the same time sila mismo ng mga apostol, sila na nagpredict na sa pagdating ng kahuli-huliang panahon ay merong mga tinatawag na mga mockers o scoffers. Ito yung mga magre-ridicule. Ito yung mga aatake sa iglesia. Sasabihin, hindi kayo totoo. Hindi totoo yung tinuturo nyo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro na marami magsasabi na, asan yung sinasabi nyo na pangalawang pagbabalik ng Panginoon mula pa noon hanggang ngayon, wala naman na bago. Okay? Andiyan na nga ang pandemic sa panahon natin ngayon. Andiyan pa rin, buhay pa rin tayo, kaya asan na sinasabi niyong paghuhusga? Pero sabi ko nga, huwag ka sapagkat darating at darating yan. Okay. So, sinasabi lang dito ni Jude, maging vigilant kayo. Okay? Maging mapagmatsyag, maging patient, kumbaga. At the same time, darating at darating yan, sabi nga. Ang mga umuusig sa atin sa pagdating ng kahuli-huliang panahon, sila ay sabi nga makakatikim ng paghuhusga sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yan. So yung pagbabalik ng ating Panginoon ay doon niya na wawakasan ang lahat at doon niya na tatapusin at doon niya na babaguhin din para ipasok ang panibagong langit at lupa. Ayan. So dito makikita natin sa verse 19, ito raw yung mga klase ng tao. These are the men who divide you, tapos who follow mere natural instinct and do not have the spirit. So tatlong karakter ang makikita natin dito. So mahilig si Apostle si Jude sa tinatawag na triadic pattern, yung tatluhan. So, dinidescribe niya itong mga false teachers. Una, sabi, they are men who divide you. Sila yung mga papasok sa loob ng iglesia at maghahasik ng division. Yan. Division sa kadahilanan na sila ay magtuturo ng mali. Okay? At marami sila maaakit, madadala sa kanilang paniniwala. Kaya tayo nagpapalalim para nang sa ganun, hindi tayo isa sa mga madadala ng mga ganitong klase ng mga bulaang mga ngarat. Pangalawa, they follow mere natural instinct. Yan. Meaning to say, ang kanilang itong mga bulaang mga ngaral nung panahon na yon, ni Jude, at sa panahon din natin ngayon, besides sa mga mabulaklaking salita, ay dahil nga sila ay magaling mag-aral kung paano maghikayat. They are, kumbaga, very persuasive. Okay? Makakaya nilang yakagin ng ilan. Dahil nga sa galing nila, they have already mastered the way of deceiving people. Tinatawag na deception. Kaya dito sa panahon natin ngayon, sa iglesia, no, maraming mga bulaang mga ngaral na nagle-claim ng superior knowledge na sila ay binigyan ng kapangyarihan, ng experience, na sila ay nakarating, nakakausap nila ang Diyos, nakarating sila sa langit, at sila ay nakabalik at mayroong pinapagawa sa kanila. Na wala namang prueba na ganun nga, maaring nakatulog lang sila na naginip at dun sa panaginip nila ay yun na ngayon ang kanilang pinapangaral. Yan ang isang kumbaga karakter ng isang bulaang mga ngaral. Hindi siya talaga kukuha sa salita ng Diyos. Ang gusto niya na bigyan ng diin at pansin ay yung kanyang personal experience. Either nagkaroon siya ng vision, nagkaroon siya ng panaginip at yun ang kanyang ipapamahagi sa iglesia. At maraming mga ganyan mga tao naman na makikinig na, ay, ganun ba? Naku, grabe pala. Naku, maganda-handa na tayo kasi sinasabi, naku, may paparating na ganito, may dilubyo, may ganyan. Ang ating
ating mundo ay dumaan na at nakaranas na ng mga iba't ibang klase ng mga dilubyo, mapakalamidad sa lindol o bagyo, baha o tsunami o sunog ng kagubatan, ganyan, o mga sinkhole, mga pestilence, mga pagpatay ng mga hayop, mga ibon ng mga isda, mga fish kill na tinatawag, mga balyena na nababalandra sa mga baybayin ng mga isla. Eh, lahat naman yan ay nangyayari. Okay? At yan, binibigyan ngayon nila ng diin na sinasabing, yun na, ito na, darating na Panginoon. Pero, alam naman natin na kahit ilang libong taon na nakakaraan, ay nangyayari naman to. At sinasabi pa, ito, climate change. Yung climate change, ako, malaking usapin yan ngayon. Na pati si President Duterte ay naniniwala na may climate change. Pero sa totoo lang, ay hindi naman talaga yun ang punto. Sa totoo lang, normal lang na nangyayari yan. Itong mga bagyo na dumarating, yes, may malakas, may mahina, pero yan ay cycle. Okay? But hindi tayo maano na ito nga ay sa kadahilan ng may climate change talaga. Merong pagbabago. May climate change, pero hindi yung climate change na tinutukoy nitong mga iba't ibang mga bansa na gusto na nilang patigilin ang paggamit ng fossil fuel, paggamit ng ano, at gagamit tayo ng mga iba, pero nauuwi lang yan sa pera-pera. Okay? Kaya wag tayong madadala sa mga ganun. Although, siyempre, tayo isusunod sapagkat yan ay patakaran ng mga malalaking nasyon para nang sa ganun, mapalinis daw yung ating kalikasan. Okay? Whether that be true or not, that remains to be seen. Marami ng mga ganyan, mga pagsasabi ng araw, pero nauuwi sa wala ring saysay. Okay? But definitely, ang Diyos siyang nakakaalam, okay, kung kailan matatapos ang mundo. So dapat tayo normal lang, balik lang tayo sa normal na pamumuhay kahit na may pandemic pa ngayon. Sapagkat nga, sabi, ako ang nakakalam kung kailan magkakaroon ng paghuhusga na ang mundo. Okay? So balik na tayo. Pangatlo sa mga karakter ng bulang mga ngaral is that they do not have the spirit. Yan. Ibig sabihin, wala talaga ang banal na spirito sa kanila. Hindi nananahan ang banal na spirito sa kanila. Talagang wala. As in, hindi sila nagre-rely sa banal na spirito at hindi sila nagre-rely sa salita ng Diyos, kundi sa sarili nilang conviction, sa sarili nilang pananaw, sa sarili nilang pag-intindi. Kaya't ingat tayo na huwag tayong madala sa mga ganyang klase ng pangangaral. Okay? And sa verse 20 to 21, makikita natin muli, na-repeat ni Jude yung salitang my dear friends, emphasis is ginagawa niyang very personal ito na mga mensahe sa mga mananampalataya. Okay? At ang kanyang exhortation ngayon dito is ito. Build yourselves up in your most holy faith. Okay? So yan ang una. Build yourselves up in your most holy faith. Meaning to say, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Okay? Pinapaalala lang, sabi nga, na ang ating banal na spirito na nananahan sa atin, okay, ang siyang magpapaalala sa atin patungkol sa ating Panginoong Jesus. Okay? Na ang ating pakikipagpisan, ating fellowship, ang ating pakikisama ay sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang Ama at sa banal na Espiritu at sa kanyang mga hinirang. Okay? Kaya sabi, magpatuloy tayo sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, sa pagpupuri sa Kanya, at sabi nga, alalahanin natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at ito
ay magagawa natin sa ating tinatawag na Lord's Supper, yung breaking of bread. Kaya nga ang iglesia ay ginaganap ito ang dalawang ordinance, yung breaking of bread at saka yung baptism. Okay? Yan po. Pangalawa, sabi diyan, pray in the Holy Spirit. So Christians are to be praying in the Holy Spirit. Now, kailangan mag-ingat tayo dito dahil akala ng ibang mga Kristiyano ang praying in the Holy Spirit is yung parang i-empty mo yung sarili mong isip, parang parang yoga. Okay? Ikaw ay mag-aalis ng kaalaman mo para may papasok na iba. Mali po yan kasi maaring ibang espiritu ang pumasok sa iyo. Iba ang lumuklok. Hindi po yan ang praying in the Holy Spirit. Okay? So, ang praying the Spirit is that since ang espiritu ay nananahan sa atin, then lahat ng ating panalangin ay dapat naka-intuned sa kalooban ng espiritu. What is the will of the Spirit? And eto pa yan, pag sinabi mong in Jesus name, hindi dahil sa may formula ang pagbigkas ng pangalan ng Panginoong Hesus, kundi ang salitang in Jesus name is that tayo ay nagpapasakop sa Diyos at sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, kapag sinabi mong in Jesus name, let the will of God be done. So, it is the Father's will that needs to be done. Just as Jesus prayed to His Father, Lord, not my will but yours be done. Yan ang ibig sabihin, praying in the Spirit. Okay? Wala pong mga mystical aspect na parang kailangan may mag-trance. Okay? Yung mga sinasaniba ng Santo Niño, ng Mama Mary, yung mga ganyan, aking dati, no, ako hindi pa mananampalataya, sumasama ako sa mga ganyan. Mali po yun. Mga masasamang espiritu po yun. Okay, na nanliling lang at nagsasabing sila daw ay si Jesus nung bata, si Santo Niño or si Mama Mary or si Jesus o mga anghel. Hindi po totoo yan. Si Ian ay mga masasamang espiritu. So, wag po kayong padadala sa mga yan. Okay. Number 3 is that, sabi dyan, Christians are to keep themselves in God's love. Yeah, no? Keep yourselves in God's love. Yeah. So, meaning to say, sabi, ang pagmamahal ng Diyos na nakay Kristo Jesus, sabi, manatili kayo sa Kanya, sa ating Panginoon. At kung kayo naman ay aalis sa Panginoon, then ibig sabihin lang, ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa inyo. Kaya nga, kayo na magre-reject ng mga kautusan ng ating Panginoon ay nagre-reject sa kanyang pagmamahal. So, kung inyong susundin ang kanyang mga kautusan, then ibig sabihin ang kanyang pagmamahal ay mananatili sa inyo. Number 4, Christians are to keep their attention fixed on the mercy of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, sinasabi diyan, hintayin natin, wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Okay? So yung ating atensyon sa mayamang awa ng ating Panginoon na siyang magdadala sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nga, ngayon, meron na, atin na yung buhay na walang hanggan mula nung tayo'y tumanggap sa Kanya. Pero sabi nga, meron pa rin yung kulminasyon. May kasukdulan yan. May mangyayaring katotohanan yan later on in the future. Yung tinatawag na eschatology. Yung end times. Okay? So yung present reality na natin na tayo ay meron ng buhay na walang hanggan, magkakaroon pa yan ng katuparan sa pagbabalik ng Panginoon na kung saan makikita natin talaga na tayo ay hindi na mamamatay. Na tayo ay meron ng isusuot na baro. Ito yung tinatawag na glorified body na kung saan
wala nang kamatayan. Okay? So the mention of mercy reminds Christians that salvation is never a matter of good works and that only in Christ is there hope of salvation. Huwag na huwag tayong madadala sa katuruan na ang kaligtasan natin ay sa ating paggawa ng mabuti. Hindi, kundi sa mabuting ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So yung eternal life, nakadikit pa rin yan kay Kristo Jesus. Okay? So yung future aspect na yan ng eternal life ay ini-enjoy na natin ngayon bilang mga mananampalataya. I-compare nyo yung sarili nyo sa hindi mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, hindi niya alam na meron palang ganito na kaligtasan. Pero tayo ng mga mananampalataya, alam na natin yan. Okay? So verse 22-23, sabi, be merciful to those who doubt. And sabi nga, snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. So, dito makikita natin na yung first command isabi to show mercy to those who are doubting or hesitating. So, maaring itong grupo ng mga taong ito ay nagkakaroon ng mga pagdududa. Okay? Maaring nagwe-waver yung kanilang pananampalataya or dahil sa mga dispute, yung mga alitan, mga debate ay sometimes nagdadalawang isip ang mga iba at sinasabing, ah, mukhang mas pabor dito sa mga so quote-unquote false teachers yung kanilang argument arguments kaysa dito sa mga tunay na mga nangangaral. Minsan ganoon ang kanilang pananaw. Now, hindi naman nila sasabihin na mas pabor sila sa false teachers. Ibig sabihin, yung false teachers, mas napapaniwala sila na mukhang sila yung tama. Pero sabi nga, wag ka sapagkat kung mabulaklakin lang yung salita ng taong yan at yung tunay na mananampalataya o mangangaral, eh medyo hirap lang siyang maipaliwanag sa inyo. Eh sabi nga, bumalik ka sa salita. Huwag kang basta makinig sa sinasabi. Balikan mo yung salita. Gaya ng mga Bereans. Para na sa ganun, makita mo for certain kung totoo ba ang sinasabi ng taong nagsasalita. Hindi dahil lang sa magaling siya. Very persuasive siya. Okay? Motivational ang dating ng kanyang pananalita. So, yan. The second group na sinasabi rito, okay, dito sa mga nagwe-waver pala muna o nagkakaroon ng pagdududa, ay kailangan maging patient tayo. Kaya nga maganda yung may mga Bible study, dun nila maitatanong yung kanilang mga pagdududa o mga dispute para masagot sila ng kanilang mga pastor o kaya ng mga nangangaral para maipaliwanag sa kanila. At sabi nga, ay yung mga nangangaral ay kailangan magpakita pa rin ng Christian love. Okay? Sapagkat yung iba sa mga ito ay mga mabababaw pa sa kanilang hawak sa salita ng Diyos kaya't nadadala pa sila ng mga ibang mga katuruan. Okay? Yung second group naman, sabi nga, needs to be dealt with directly and vigorously. Okay? Kailangan maipaunawa natin sa kanila na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at hindi gawa yan ng isang tao o ng tao. Okay? Ginagamit niya lang ang mga Kristiyano para instrumento niya para nang sa ganun sa kanilang pagbabahagi ng magandang balita ay maunawaan nila ang kanilang nilalakaran na sila patungo sa walang hanggang kaparusahan. At dahil dito, sila ang ngayon ay ma-snatch out of that fire, sabi dyan sa Zechariah 3:3.
So, ang picture dyan is that parang yung isang tao ay patungo na doon sa impyerno, pero siya ay na-rescue sa pamamagitan ng pangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung kanyang error, yung kanyang pananaw na mali, ay nababago at siya ay nadadala sa tamang landas. Now, yung final group na sinasabi naman dito, they appear to be, sabi nga, deep in the immorality of the false teachers. So, ito yung mga sumunod na sa mga katuruan ng mga bulaang mga ngaral. Na mismo, sabi nga, yung kanilang pangunawa ay talagang nasa laman na. Very sensual, sexual. Kumbaga, talagang malala na, grabe na. Hindi na sila talaga naniniwala sa mga sinasaad ng salita ng Diyos, bagkos yung sarili na lang nilang pananaw. At sila ang mga taong sasabihin na ang mga salitang ito sa Biblia ay hindi totoo. Bagkos gagawan nila ng kwento na sasabihin, ay, hindi yan talaga ang tunay na sinabi ng apostle o ng propeta. Bagkos ito ang ibig sabihin yan. Ayan na. So, magbibigay na sila ng pagdududa sa mga makikinig sa kanila. Kaya't sabi nga, kanilang ipinagpalit yung grasya ng Diyos na sila'y maligtas at mas pinili nila ang mamuhay sa laman, mamuhay sa kamunduhan na ngayon sa kanila, sabi nila, ay hindi na nila kailangan pang magbago. Yung buhay nila, kung saan man sila ngayon, ay si baliwala sapagkat iniisip nila, hindi naman totoo na sila'y huhusgahan. Kaya nga, itong pangatlong grupo ang nakakatakot kasi ito yung grupo na kung saan ang kaligtasan ay mukhang malayo na sa kanila. Kaya nga, ang ginagawa na lang ng mga iba is that yung mga tunay na mga ngaral, kakausapin yung mga tao na huwag na kayong makinig dyan sa mga yan. Pero kung kayo'y magpapatuloy, sabi nga, walang kahihinatnan niyan kundi ang walang hanggang kaparusahan. Mapapasama kayo sa kapahamakan ng mga bulaang mga ngaral na yan. Okay? Kahit pa sila ay sinasabi mong nasa isang relihiyon na nagtuturo. Pero kung ang turo nila ay sabi nga taliwas sa salita ng Diyos or mali ang pagka-interpret nila sa salita ng Diyos, eh sabi nga, mapapasama ka sa kapahamakan ng mga huhusgahan ng mga bulaang propeta niyan. Kaya sabi nga, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Ibig sabihin, kahit pasabihin mong mga kaibigan mo sila, pero kung ito mga kaibigan mo ay dadalhin ka sa maling katuruan, sabi nga, pati yung mga yan, yung pagsama mo sa kanila ay dapat mo lang putulin. Yan ang sinasabi lang ni Jude dyan. So, mabigat yan, mga bitaw na salita ni Jude. At ang pangwawakas ni Jude, dito sinasabi niya, to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Ayan, sino tinutukoy ni Jude dito? Okay? Yung warning na yan na wakasin ang mga gawain ng mga bulaang mga ngaral sa kanilang immoralidad, sa kanilang mga maling turo. Sabi nga, kayo na mga mananampalataya, to him, meaning to say, ang ating Panginoong Jesus,
na siyang magbabantay sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na nananahan sa atin. Sabi, babantayan tayo na hindi tayo malaglag para tayo maipresenta niya sa kanyang presensya nang walang kasalanan at nang merong joy, sabi nga, may kasiyahan at kasiglaan. So, sino magliligtas sa atin? Ang Diyos. Kaya't ganito na lang yung pagtatapos ni Jude. Kung ikay tunay na mananampalataya, ang Diyos na siyang may abilidad para iligtas ka, okay, ay babantayan ka para hindi ka malaglag, matisod, mahulog, madapa, matumba, mahila ng mga bula ang mga ngaral na yan. Para pagdating ng panahon, sabi nga, ay maipresenta niya tayo sa kanyang presensya na walang kasalanan. Dahil nga, ang ating Panginoon ang siyang nagbayad ng lahat ng yan sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating Panginoon, sabi nga, the faultless lamb na sinasabi sa 1 Peter 1:19. At sabi nga, yung kasiglaan na yan, yung kasiyahan na yan, yan ang magiging tugon ng mga Kristiyano sa pagkakumpleto ng kaligtasan na yan pagdating ng panahon. At sa pagtatapos, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. So to the only God, our Savior, ay nagtuturo ito doon sa monotheistic nature of the faith by showing that the Father is the Savior as well as the Son. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Sila ang Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Ano man ang sinasabi ng mga bulaang mga ngaral na yan, sabi nga, masasabi natin, there is only one God and Savior. Iisa lang ang Diyos. Hindi po tatlo ang ating Diyos. Tayo naniniwala sa Trinidad, pero tayo naniniwala sa isang Diyos na nasa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? So huwag tayong madadala na mahuhulog tayo na sasabihin natin tatlo ang ating Diyos. Walang sinabi sa Biblia na tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Okay? Yeah. So, makikita natin dito yung mga attributes ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, glory, okay? Yung majesty, kanyang kataas-taasan, kanyang power, kapangyarihan, kanyang authority, kanyang otoridad. Sa pamamagitan nino ng kanyang anak na si Jesus, si Jesus Christ na ating Panginoon. Na sabi nga, bago pa man ang mga panahon na yan, noon at ngayon, at magpakailanman. So dito natin nakikita na talagang ang ating Diyos sa kanyang glory, majesty, power, authority, wala na tayong hahanapin pa. Siya na naglalang sa atin, siya na soberano, siya na humahawak sa ating buhay, siya na nagbabantay sa atin. Kanino pa tayo? Bibitaw pa ba tayo sa kanya? At makikinig tayo sa mga bulaang mga ngaral? Hindi na. Sinabi niya na ang lahat. Pinatunayan niya na ang lahat. Kaya nga itong attribute ng Diyos na ito ay hindi magbabago. Kaya't yung kanyang plano ay talagang mangyayari. Magkakaroon ng katuparan. Yung kanyang mga layunin
ay mangyayari, matutupad. Kaya sabi, salvation is completely secure because God's own purpose stands and because He is able to do all that He wills. See, kung ano ang kaloob ng Diyos, yun ang mangyayari. Hindi kaya yung gapiin ng diablo ng mga tao sa mundo, ng mga bulaang mga ngaral, ng kahit sino pa, sapagkat siya ang Diyos na buhay. So, dito tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Natapos din natin ang libro ni Jude. Magandang gabi po.